Shoutout muna tayong mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin na member, welcome po kay Tita Jin Kiperes at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Ilang sandali lamang, naglalakad na pababa itong si Carlo doon sa hagdanan ng dahan-dahan. Sagot naman ito sa kanyang ama na si Buhawi. Ako nang bahala, Tatay Buhawi. Mas matindi pa kay Maxi ang sasapitin ng mga ito. Sa narinig ng mga kalalakihan, kahit na may hawak pang mga pamalo ang mga ito, nakakaramdam ang mga ito ng kaba at pagkatakot. Wika naman nitong si Manong Udo, habang nakasunod naman ito kay Carlo sa pagbaba doon sa hagdan. Ang lakas naman ng loob ninyo para pumasok at gustong paghigantihan ang batang ito. Alam ninyo mga kaibigan, bukod sa pagiging magaling na mandirigma ng batang ito, may mga kakayahan pa ito sa mga orasyon. Baka buong buhay ninyong pagsisihan ang ginawa ninyong ito. Tumabi naman agad itong si Buhawi at binigyan ng daan ang kanyang anak. Samantalang ang pitong mga kalalakihan agad na inihanda na ng mga ito ang kanilang mga pamalong tubo na dala, at ang isa pa sa mga ito naglabas agad ng isang patalim. Agad naman na sinaway iyon ni Manong Udo ang wika ng matanda. Anak ng pating naman ng mga taong ito. Bata na nga ang makakatapat ninyo, gumamit pa kayo ng mga patalim. Ngunit ang wika nitong si Carlo doon sa matanda. Hayaan nyo na lamang po ang mga iyan, Manong Udo. Magsisisi ngayon ang gustong gumamit ng patalim dahil mas matindi ang parusang ibigay ko sa mga ito. Ngunit habang nagsasalita itong si Carlo, biglang bumira na ng takbo ang mga ito papalapit sa bata. Ang dalawang nauna sa mga ito, agad na bumira ng mga pagpalo. Agad naman na walang pag-alinlangan na sinalubong ni Carlo ang mga ito, at bago pa maibitiw ng isa ang kanyang gagawing pagpalo sa bata, agad na inunahan na ito ng napakabilis na pagsapak nitong si Carlo, na tumama naman sa panga ng lalaki na siyang nagiging dahilan para tumimbuwang ito at lumalagapak na nauna ang likod doon sa sahig. Agad na nagdilim ang paningin nito at nahihilo ang pakiramdam. Pakiramdam din ng lalaking iyon may napinsala sa kanyang panga. Isinunod naman ng batang si Carlo ang isang nakasunod na kalaban. Agad na binigyan na ito ng isang paikot na sipa na tumama naman sa dibdib nito, na naging dahilan para agad itong tumalsik pabalik doon sa kanyang mga kasamahan. Mabilis nang gumulong ang batang si Carlo, at hindi na hinihintay na makalapit ang natitirang limang mga kalaban, siya na mismo ang lumapit sa mga ito. Hinahagilap nitong si Carlo ang may dalang patalim, at nang makita ito ng bata, agad na dinaluhong niya ito ng mga paikot na sipa. Ngunit hinarang naman siya ng mga pagpalo ng apat na mga kalalakihan. Kahit na nagkakaroon na ng pagdadalawang isip ang mga ito, nagawa pa rin ng mga ito ang lumaban at hatawin itong si Carlo gamit ang kanilang mga pamalong tubo. Ngunit mahalata mo agad sa mga kilos at galawan ng mga ito na natatakot na ito doon sa bata. Agad naman na kinubawa ni Carlo ang isang nakalapit na sa kanya. Ang ginawa ng bata, kinubawan niya ito at isinalpok ang mukha doon sa pader ng bahay na siyang naging dahilan, na parang nabasag ang mukha nito at agaran na nawalan ng malay. Habang ang isa pa, siniko ito ni Carlo sa may ulo.
kaya agad itong napangasab at natumba. Sobra itong nahihilo. Dito na, tuluyan nang naabot ni Carlo ang isang kalaban na may hawak na patalim. Sinubukan pa nga nitong saksakin itong si Carlo. Ngunit walang anuman na pinitik lamang ito ni Carlo sa may braso. At pagkatapos, agad itong napahiyaw dahil sa punong balikat ito tinamaan. Nabitiwan din ito agad ang hawak na patalim at napasandal doon sa dingding habang hawak ang nananakit nitong balikat. Dito na pinatamaan ito ni Carlo ng dalawang mga paikot na sipa. Sapul ito sa may liig na naging dahilan para mapabulwak ito ng dugo at para itong tinibag na puno ng saging na bumagsak sa sahig habang nawalan agad ito ng malay. Pagkatapos sa mga pangyayaring iyon, agad nang binalingan nitong si Carlo ang natitirang dalawa pa at pinatumba na ito ng tuluyan ng bata. Sa mga pagkakataon na iyon, tanging gamit nitong si Carlo ang kanyang pisikal na lakas. Hindi pa nito ginamit ang kanyang kakayahan sa mga usal at maging sa mutya. Walang ginamit ang bata, ngunit napakabangis pa rin itong pinatumba ang lahat ng mga kalaban. Napapangiti na lamang itong si Buhawi nang makita ang mga kaganapan na iyon. Ngayon, sa tingin itong si Buhawi, malayo na ang nararating ng kanyang anak. Kaya na nitong makipagsabayan sa kahit na anong uri ng mga labanan. Kaya na din na sabayan nitong si Carlo kahit na gaano pa kalakas ang makakalaban. Samantalang itong si Manong Udo, ipinagmalaki na talaga nito ngayon ang kakaibang lakas na tangan ng anak ni Buhawi. Ilang sandali lamang, nakabulagta na ang lahat ng mga nakakalaban ng bata. Nawalan ng malay ang mga ito, habang ang isa patuloy pa rin na namimilipit dahil sa sakit. Agad na dinala naman ni Manong Udo ang isang gwardya na nasugatan doon sa itaas para magamot, habang ang isa, nang bumalik na ang malay tao nito, agad na inutusan ito nitong si Buhawi na ipaalam na agad ang mga pangyayaring ito doon kay Badong para tuluyang mahuli at makasuhan na ang mga ito at madala na din sa ospital ang mga mayroong matinding pinsala. Mabilis naman itong tumalima at makalipas lamang ang ilang mga sandali, nagsidatinga na doon ang mga alagad nitong si Badong para tugunan ang ibinalita ng gwardya. Dinala ang mga kalalakihan doon sa ospital at sasampahan na din nila ng kaso ang mga ito. Dahil napag-alaman nitong si Badong na galing ang mga ito doon sa kabilang bayan at mga kaibigan ni Maxi, hindi na din papayagan nitong si Badong na may mga makakapasok doon sa arena na mga kakilala at kaibigan nitong si Maxi. Kinabukasan, habang nagpapahangin sina Buhawi doon sa dalampasigan, hindi nila inasahan na magtagpo ang kanilang landas doon nitong si Macro at Ringo. At dahil kilala ni Macro ang mga ito, mabilis nang lumapit sina Macro at Ringo doon sa kinaroroonan nila ni Buhawi. Ngunit sinisigurado ng mga ito na walang nakakita sa kanila na mga malalapit kay Badong maliban lamang kay Baldo at Amara. Alam na ang buong katotohanan ng dalawa tungkol sa kanila ni Buhawi. Agad na wika nitong si Macro kay Buhawi habang nakangiti at nakatitig doon sa batang si Carlo. Grabe naman ang bangis ng batang ito, Kuya Marco. Ngunit agad na naalala nito na maaaring hindi pa alam nitong si Carlo na siya ang kanyang Kuya Macro. Kaya agad na napatigil itong si Macro sa kanyang mga dapat na sasabihin. Agad naman na nahalata ni Manong Udo ang tagpong iyon. Kaya agad na hinila nito si Carlo at sinabi na magpapahangin muna ang dalawa doon sa may unahan para bigyan ng pagkakataon na magkakausap ang magkakapatid. Ilang sandali lamang, agad na muling sabi nitong si Macro. Pasensyahan mo na ako, Kuya Marco. Hindi ko lamang napigilan ang galak at namimiss ko na din kayo. Siya nga pala, kakaiba na ang bangis ni Carlo ngayon. Ano pa kaya
kapag naihalo niya ang kanyang kagalingan sa pakikipaglaban sa kanyang mga tangan na mutya. Ang sagot naman nitong si Buhawi na mahalata mo na din ang pagkakasabit nito sa kanyang kapatid. Tama ka, kapatid ng Makro. Hindi ko rin inaasahan na ganyan ang kagalingan ni Carlo. Sa katunayan, hindi nanggagaling sa akin ang lahat ng mga natutunan ng bata. Sadyang natutunan lamang niya ito doon sa mga pagkakataon na nagiging sakristan ito doon sa kabilang patag ng lugar ng Kalye 13. Ngunit kapatid ng Makro, mukhang bukas lalaban na din ang anak mong si Bangis, hindi ba? Matutunghayan ko na din ang kagalingan ng aking pamangkin. Sagot naman itong si Makro na parang may hinanakit ang tuno. Tama ka, Kuya Marco. Ngunit hindi ko na alam kung hanggang saan na ngayon ang kalakasan ni Bangis. Simula nang si Tatay Badong na ang nagtuturo sa aking anak, hindi ko na nakikita pang lumaban ang aking anak na si Bangis. Hindi ko nga naturuan ito sa mga usal at maging sa paggamit ng mga mutya. Dahil nakapukos ang pagtuturo ni Tatay Badong sa bata sa mga aspitong pisikal na labanan. Pero hindi na muna natin pag-usapan ang mga bagay na iyan. Matagal na din ang panahon na hindi kita nakakasama, Kuya Marco. Mas nakakabuting mag-iinuman muna tayo sandali. Maaga pa naman ang oras. Agad naman na sinang-ayunan iyon ni Marco. Namimiss na din niya ang mga ganitong pagkakataon na makakasama ang kapatid sa mga kasiyahan. Kasama itong si Ringo. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa isang medyo may kalakihan na tindahan. At hindi nila inaasahan na makikita nila doon itong si Baldo habang umiinom din. Nang makita sila nitong si Baldo, agad na tumitig ito sa kanila ng napakatalim. At nakatuon ang mga mata nito kay Buhawi. Nagdadalawang isip pa nga itong si Makro kung tutuloy pa ba sila doon sa loob. Mukhang nalasing na kasi itong si Baldo. Ngunit wala na silang magagawa pa dahil nakikita na nilang naglalakad na itong si Baldo papalapit sa kanila. Lihim na napamura itong si Makro. Alam nila ang ugali nitong si Baldo, lalo na kapag nakainom ito. Baka kasi mapagdiskitahan pa si Buhawi. Dahil hindi kasi nito kilala si Buhawi sa mga pagkakataon na iyon. Dahil nga sa mga isinuot nitong mga balbas na kulay puti at nagpahaba pa ito ng buhok, pagkalapit nito sa kanila, tama nga ang hinala nitong si Makro. Si Buhawi nga ang pakay nitong si Baldo. Wika nito agad. Namukhaan ko ang isang ito, Makro. Kasama ito doon sa isang batang magaling kung lumaban. Huy ikaw, sabay turo nito kay Buhawi. Ikaw ba ang nagsasanay sa batang iyon? Ikaw ba ang ama niya? Agad naman na sinaway ito nila ni Makro at Ringo. Ngunit sagot naman itong si Baldo. Kalma lamang kayo, Makro, Ringo. Wala akong gagawin na masama sa taong ito. Ano kaya kung hahamunin ko ang isang ito sa labanan? At pagkatapos, agad na akmang susuntukin na sana ito ni Baldo. Ngunit bigla itong nagpakawala ng suntok. Agad naman na nakailag itong si Buhawi na naging dahilan para mas mapalakas ang tawa nitong si Baldo. Balak na sanang hawakan iyon ni Ringo at Makro. Ngunit muling wika nitong si Baldo na lumapit pa doon sa kinatatayuan nitong si Buhawi habang namasa-masa na ang mga mata nito na parang anumang oras papatak na ang mga luha nito sa mata. Nagtataka si na Ringo at Makro kung bakit ganun ang inaasta nitong si Baldo. Pati itong si Buhawi, hindi niya inasahan na ganun ang magiging asta nitong si Baldo sa kanya. Muling wika nitong si Baldo. Makro, kilala ko ang taong ito dahil ilang taon ko nang nakasama ito sa mga labanan. Tama ba ako, Buhawi? Sabay titig doon sa mga mata ni Buhawi
Alam kong ikaw iyan, Buhawi. Namiss na kita ng sobra. Sana darating ang mga pagkakataon na muli tayong magkakasama. Iwan ko muna kayo. At ikaw, Buhawi, bago ka bumalik doon sa bukirin ng Kalye 13, mag-inuman muna tayo. Mag-iingat ka at sana mananalo ang anak mo. Sabay talikod nitong si Baldo dahil tuluyang tumutulo na ang luha nito. Bago kasi nagiging magkakampi sina Macro at Baldo, mas naunang nagiging magkakampi sina Buhawi, Baldo at Ringo. Pati pa nga itong si Buhawi, napaluha na din ito. Ngunit kailangan nilang umupo agad para hindi magtataka ang mga taong nakaupo doon sa mga misa dahil nakatitig na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Hindi din agad nakapagsalita sina Ringo at Macro. Naninikip din ang kanilang dibdib sa tagpong iyon. Kahit na iba na ang hitsura nitong si Buhawi, nakikilala pa rin ito ni Baldo. Nang makaupo ng mga ito, agad natanong nitong si Macro sa kanyang kapatid. Ano na ngayon ang plano mo, Kuya Marco? Ang sagot naman nitong si Buhawi, ganun pa rin, kapatid ng Macro. Masaya na ako na nakikita ang mga dati kong kaibigan at makadalo sa kaarawan ng ating ama. Kailangan kong pagtunan ang laban ng aking anak. Nais kong magabayan ng maayos ang kanyang mga laban. Iyan muna ang aking iisipin at uunahin sa mga pagkakataon na ito. Napatungo na lamang itong si Macro at tinapos na nila ang mga usapan na ganon. At pagkatapos, nag-iinuman na ang mga ito. Ngunit doon sa sulok ng lugar na iyon, may nag-isang tao doon ang lihim na nakikinig lamang sa kanilang mga usapan. At rinig na rinig nito kanina na tinawag ni Baldo na Buhawi ang taong parang isang matanda dahil sa mahaba nitong balbas at buhok. Ang taong ito na hindi nila napapansin ay itong si Manong Gabriel, ang matandang nakakasama na nila ni Badong, Bonet, Dr. Maki at Basil simula pa noong mga bata pa ang mga ito. Bago pa ito makita nila ni Macro at Buhawi, mabilis na itong umalis doon ng palihim. Mabibilis ang hakbang ng matanda at ang nasa isip ngayon nito ay ipaalam kay Badong ang presensya ni Buhawi dito sa lugar ng San Nicolas. Ang matanda, hindi ito makapaniwala na apo pala ni Badong ang nakitang lumalaban kahapon at sobra siyang namangha sa ipinakita nitong bangis sa labanan. Itong si Manong Gabriel, isa ito sa mga nalulungkot sa nakikitang hiduwaan ni Buhawi at ng kanyang ama na si Badong. Gustong gusto na din ng matanda na magkakaayos na ang dalawa. Nang makapasok na itong si Manong Gabriel doon sa bahay ni Badong, wala itong inaksayang mga sandali. Agad nang kinausap itong si Badong na sila lamang dalawa at agad na inihayag ng matanda na ang batang lumalaban kahapon ay walang iba kundi ang isa pa niyang apo na anak ni Marco. Sinabi din ng matanda ang kanyang mga narinig doon sa may tindahan na ang kasama nitong isang matanda ay hindi tunay na matanda. Ito ang kanyang anak na si Buhawi. At baka ninanais din ng mga iyon na makadalo sa kanyang karawan sa ibang pamaraan lamang. Sa narinig nitong si Badong, para itong naipako sa kinaupuan at agad na tumagas ang mga luha sa kanyang mga mata. Matigas man siya kung magsalita tungkol kay Buhawi. Ngunit ang totoo sa kanyang kalooban, namiss na din niya ang kanyang panganay na anak at naalala niya ang mukha ni Carlo kahapon. Agad na naiisip ni Badong na apo nga niya ito. Hindi siya makapaniwala na napakagaling na palang lumaban ng kanyang apo na ilang taon na din na hindi niya ito nakikita.